Mahilig ka bang kumuha ng picture at video? Kaso, wala kang holder, kaya ang nangyari, hindi maganda ang kuha. Kaya kailangan mo ng mahiwagang holder. Shot like a pro with this DIY holder. You see? So what's up mga Pure Energy? In today's video, gagawa ko nyo tutorial para gumawa ng camera stabilizer holder. So it came from an old throttle holder ng ating motorbike. So dahil wala tayong rides ngayon, walang content, so isip tayo ng mga content na pwede natin gawin sa bahay lang sa pamamagitan ng mga patapon na bagay, di ba? So once again, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Also, hit the notification button para updated ka sa lahat ng ating mga gagawa. So nga pala, thank you sa sponsor ng ating jersey today. So meron na tayong riding jersey, long sleeve. So thanks Habulin. May mga kailangan lang tayong gamit para makagawa tayo ng holder na to. Kahit nasa bahay ka lang, magagawa mo to. Gamit lang to sa ano, galing lang to sa mga patapong gamit na makukuha mo sa loob lang ng bahay. So, ito yung mga kailangan nating gamit. So, itong throttle grip na to, galing to sa isang motor namin na pinalitan ng ano, handle grip kasi nga sira na. Yung kabilang part niya sira na. So, the other part is good pa naman, kupas lang. So, magagamit pa natin to para hindi ka tapon ng tapon at is mapapakinabangon pa sa ibang bagay. Alright, next is 7-Up or Mountain Dew. Hindi natin sponsor to pero binabanggit natin. Pero kung gusto mong bumili ng bago, mainin mo ka na, makakagawa ka pa ng gamit. So, kailangan natin i-combine tong dalawang to. So, let's start the process. First, kailangan mo lang i-cut to dito. So, gawin natin ng mano-mano talaga. As in. Alright, butas. Then, cut natin yung pinaka top. Yan yung kailangan nating part. Right, so yan, tanggal na. So ito ang kailangan nating part dito. Yung tatlong battery. Natin ng konti para hindi pangit siya. Remove the cup. Then kailangan ma-shoot natin siya dito sa loob. So, kailangan natin palitin yung dulo kasi itong part na to swak to dun sa butas. Kailangan lang natin i-fit ito dito sa butas. Mabilis lang ang process ito, mga kahataw. So,
hindi kayo mahihirapan. So, this is strawberry rice, so medyo nag-expand yan. Kaya, kaya nyo siyang iswak. Kailangan lang ng konting power para na-push. Alright, so ayun. Na-shoot na siya sa loob. So kung kaya nyo lagyan ng glue, much better para hindi na mabunot. Or else okay na din ya kasi may fit naman siya totally. Yeah, okay, that's it. So next in the process ay yung screw natin. So yung screw, kailangan yung screw na gagamitin nyo. Yan, yan yung screw. Mag-fit dito sa holder ng ating camera. Mag-fit siya doon sa holder ng camera. Ganyan. Alright, so fit siya. So dito sa isa kong ginawa, ito, may isa na ako natapos. Ginamitan ko siya mismo nung sa SJ cam natin. So, naka-bolt siya doon sa loob. Ayan. Yeah, much better to use with SJ cam. So, itong isa na ginagawa ko is universal. Pwede sa cellphone holder, pwede rin sa mga SJ cam or GoPro. Kung wala ka pang pambiling holder, okay na din to. So, kailangan na natin butasan, mano-manong butasan ngayon. Wala tayong barera. Make sure na hindi ganun kaluwag. Kung butas lang. Then put the washer on. Tingkulin kunti pa. So, yan. Then, after yung bolt dito sa loob. Itindihin nyo na lang kung magulo. Medyo mabilis ang tutorial lang to. So ayun, nag-usa sa kabila, so pwede natin ikabit dito yung camera holder natin. Alright, so ayun na mga ka-pure energy, so ikabit lang natin to dito. Put your camera on. And that's it. Meron na tayong camera stabilizer holder. Diba? So yun guys, ganun lang kabilis kung paano gumawa ng camera holder and stabilizer. So kung meron kayong cellphone na clipper or holder din, pwede nyo rin siyang gamitin dito para magamit nyo rin siya para sa cellphone ninyo. So alright, so kung may time kayong gumawa, in less than 5 minutes kaya nyo gumawa nito. Sabi ba? So ganda na yung may nagagawa tayong bagay at nakakapikid at the same time. So see you guys again sa susunod nating tutorial vlog kung magkakaroon pa tayo ng time. And another tutorial na may isip, no? So para din makatipid tayong lahat. Sa panahon ng kagipitan, tutorial ang maasahan. Alright, see you guys again sa nasusunod na vlog. Again, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at hit ang notification button. Also, like my page on Facebook, Your Energy 24 Motovlog. See you guys again. Ride safe.